Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FilipinoPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong libro ang gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. Anong libro ang gustong makita ng babae? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong libro ang gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang o-orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya... Okay. Ano kaya kung hamburger? Mukhang masarap. Sige, yun ang o-orderin ko. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang o-orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya... Okay. Ano kaya kung hamburger? Mukhang masarap. Sige, yun ang o-orderin ko. May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan niyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng alas 6, pero pumunta na kayo bago mag alas 5:30. Okay, salamat. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan niyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng alas 6, pero pumunta na kayo bago mag alas 5:30. Okay, salamat. May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan noong kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan noong kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan.
Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito. Ah, siya ang pinakamatangkad. Oo, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. Anong larawan ang tinitignan nila? May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito. Ah, siya ang pinakamatangkad. Oo, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinehan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng alas dos. O sige, magkita tayo sa cafe ng alas tres at manood sa sinehan ng alas kwatro. Okay. Kailan sila manonood sa sinehan? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinehan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng alas dos. O sige, magkita tayo sa cafe ng alas tres at manood sa sinehan ng alas kwatro. Okay. May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo? Pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Ah, oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. Aling damit ang kanyang bibilhin? May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo? Pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Ah, oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana ng special na burger set. Opo. Pumili po kayo kung french fries o salad. Salad. Okay. Pumili naman po kayo ng inumin. Coke. Aling set ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana ng special na burger set. Opo. Pumili po kayo kung french fries o salad. Salad. Okay. Pumili naman po kayo ng inumin.
Coke. May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. Ano ang inilagay ng guro? May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay. Gusto kong manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay. Manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. Ano ang una nilang gagawin? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay. Gusto kong manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay. Manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. May isang guro at isang mag-aaral na nag-uusap. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? Hindi ko po talaga naintindihan lahat ng tinalakay sa klase kanina. Sige, mayroon ka bang mga tanong? Opo, medyo marami po. May oras po ba kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon eh. Pumunta ka na lang sa aking opisina mamayang hapon. Andoon ako mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ayos po. Asahan niyo po ako ng 2:00. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? May isang guro at isang mag-aaral na nag-uusap. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? Hindi ko po talaga naintindihan lahat ng tinalakay sa klase kanina. Sige, mayroon ka bang mga tanong? Opo, medyo marami po. May oras po ba kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon eh. Pumunta ka na lang sa aking opisina mamayang hapon. Andoon ako mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ayos po. Asahan niyo po ako ng 2:00. May isang babae na nagtatanghalian sa isang restaurant. Ano ang kanyang o-orderin? Gusto niyo po ba magkape o maghimagas matapos ng inyong tanghalian? Anong panghimagas ang mayroon kayo? Mayroon kaming pudding at apple pie. Sa totoo lang, kape lang ang gusto ko. Gusto niyo po ba ng asukal at gatas? Pakisamahan ng gatas. Ano ang kanyang o-orderin? May isang babae na nagtatanghalian sa isang restaurant. Ano ang kanyang o-orderin? Gusto niyo po ba magkape o maghimagas matapos ng inyong tanghalian? Anong panghimagas ang mayroon kayo? Mayroon kaming pudding at apple pie. Sa totoo lang, kape lang ang gusto ko. Gusto niyo po ba ng asukal at gatas? Pakisamahan ng gatas. May isang babaeng naghihintay sa isang lalaki. Saan maghihintay ang babae? Hi, pasensya na pero mahuhuli ako ng 30 minuto.
Okay, maghihintay ako sa'yo sa cafe. Sa cafe? Saan yun? Katabi ng tindahan ng libro. May panaderya sa kabila nun. O sige. Saan maghihintay ang babae? May isang babaeng naghihintay sa isang lalaki. Saan maghihintay ang babae? Hi, pasensya na pero mahuli ako ng 30 minuto. Okay, maghihintay ako sa'yo sa cafe. Sa cafe? Saan yun? Katabi ng tindahan ng libro. May panaderya sa kabila nun. O sige. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? Naplano mo na ba ang bakasyon mo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa. Pinag-iisipan ko kung pupunta ako sa dagat o sa bundok. Pupunta ako sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Magsa-surf kami. Mainam. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Magiging masaya yon. Sige, sasama ako sa inyo. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? Naplano mo na ba ang bakasyon mo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa. Pinag-iisipan ko kung pupunta ako sa dagat o sa bundok. Pupunta ako sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Magsa-surf kami. Mainam. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Magiging masaya yon. Sige, sasama ako sa inyo. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang kinain niya ngayong umaga? Nagugutom na ako. Nag-agahan ka ba? Oo, nag-agahan ako. Pero kaunti lang ang kinain ko. Anong kinain mo? Yogurt lang at kape. Masyadong kaunti yun. Dapat kumain ka rin ng tinapay at prutas. Ano ang kinain niya ngayong umaga? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang kinain niya ngayong umaga? Nagugutom na ako. Nag-agahan ka ba? Oo, nag-agahan ako. Pero kaunti lang ang kinain ko. Anong kinain mo? Yogurt lang at kape. Masyadong kaunti yun. Dapat kumain ka rin ng tinapay at prutas. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to learn Filipino anywhere, anytime? Get the Innovative Language 101 app for free. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nasa department store. Sa aling palapag siya papunta? Mawalang galang lang. Nasaan ang mga damit pambata? Nasa ika-5 at ika-6 na palapag po. Mayroon din ba kayong mga damit na pangsanggol? Opo, marami po kaming damit na pangsanggol sa ika-6 na palapag. Maraming salamat. Pupunta ako doon at maghahanap. Sa aling palapag siya papunta? May isang babae na nasa department store. Sa aling palapag siya papunta? Mawalang galang lang. Nasaan ang mga damit pambata? Nasa ika-5 at ika-6 na palapag po. Mayroon din ba kayong mga damit na pangsanggol? Opo, marami po kaming damit na pangsanggol sa ika-6 na palapag. Maraming salamat. Pupunta ako doon at maghahanap. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? Malapit na ang kaarawan mo. Oo, kinabukasan na. Magiging ilang taong gulang ka na? Magiging 60 taong gulang na ako. Binabati kita.
Magdiwang tayo. Maraming salamat. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? 1 lalaki at 1 babae na nag-uusap. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? Malapit na ang kaarawan mo. Oo, kinabukasan na. Magiging ilang taong gulang ka na? Magiging 60 taong gulang na ako. Binabati kita. Magdiwang tayo. Maraming salamat. May isang babae na tumitingin ng mga damit sa isang boutique. Ano ang kanyang bibilhin? Yung asul at puting palda. Gusto ko sila pareho. Opo, mabenta nga ang puting palda. Medyo mas mahal ang asul na palda. Opo, pero babagay yun sa inyo. Ah, pero hindi ko kayang bilhin pareho. Yung puti ang bibilhin ko. Okay, maraming salamat po. Ano ang kanyang bibilhin? May isang babae na tumitingin ng mga damit sa isang boutique. Ano ang kanyang bibilhin? Yung asul at puting palda. Gusto ko sila pareho. Opo, mabenta nga ang puting palda. Medyo mas mahal ang asul na palda. Opo, pero babagay yun sa inyo. Ah, pero hindi ko kayang bilhin pareho. Yung puti ang bibilhin ko. Okay, maraming salamat po. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan? Bukas na magaganap ang kasiyahan. Sino ang dadalo? Tayong dalawa, 2 kaibigan ko at ang guro. 5 ang dadating kung ganoon. Ah, isasama pala ng guro ang kanyang may bahay. Ah, nakuha ko. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan? May 1 lalaki at 1 babae na nag-uusap. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan? Bukas na magaganap ang kasiyahan. Sino ang dadalo? Tayong dalawa, 2 kaibigan ko at ang guro. 5 ang dadating kung ganoon. Ah, isasama pala ng guro ang kanyang may bahay. Ah, nakuha ko. May isang babae na bumili ng kama. Saan niya ito ilalagay? Malaki ang kamang ito. Oo nga eh. Hindi ko nga mailagay malapit sa pinto. Ilagay natin sa dulo ng kwarto. Ilagay kaya natin sa gitna? Huwag. Ilagay natin sa dulo. Sige. Mukhang mainam. Pwede mo ba akong tulungan na buhati ng kama? Saan niya ito ilalagay? May isang babae na bumili ng kama. Saan niya ito ilalagay? Malaki ang kamang ito. Oo nga eh. Hindi ko nga mailagay malapit sa pinto. Ilagay natin sa dulo ng kwarto. Ilagay kaya natin sa gitna? Huwag. Ilagay natin sa dulo. Sige, mukhang mainam. Pwede mo ba akong tulungan na buhati ng kama? Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ah, ano pong tingin niyo sa kwintas na ito? Mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit,
mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po. Heto na. Anong kwintas ang bibilhin niya? May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ano pong tingin niyo sa kwintas na ito? Mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po. Heto na. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasaan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay. Edi hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga. Pero mainam sana kung sa istante ng libro, sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga. Paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. Nasaan ang lumang printer? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasaan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay. Edi hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga. Pero mainam sana kung sa istante ng libro, sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga. Paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay. Pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige. Anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay? Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay. May iba pa ba? Teka. Tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige. May tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Ano ang bibilhin niya? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay. Pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige. Anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay? Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay. May iba pa ba? Teka. Tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige. May tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon.
Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Nakikinig ka sa Ulat ng Panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. Ano ang ulat? Nakikinig ka sa Ulat ng Panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay. Edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga. Baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay. Sige. E di doon tayo sa isa. Anong disenyo ang napili nila? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay. E di isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga. Baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay. Sige. E di doon tayo sa isa. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. Nasaan ang bus stop? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo. Sa palagay ko, may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Ano ang iinumin nila sa meeting?
May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo. Sa palagay ko, may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, eto po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Oo nga, masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. Aling computer ang kanyang bibilhin? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, eto po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Oo nga, masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo. Pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo. Pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ah, ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. Kailan siya uuwi? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo. Pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo. Pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ah, ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. May isang lalaki na umo-order ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Ah, isang garlic tomato pizza. Okay, ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po, may iba pa ba kayong gusto? Oo. Gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. Ano ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na umo-order ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi. Gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Ah, isang garlic tomato pizza. Okay, ano pong size? Large size.
at pakihati sa 8 piraso. Sige po, may iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. May isang lalaki na tumatawag sa isang restaurant gamit ang telepono. Anong oras magsasara ang restaurant? Mawalang galang lang, hanggang anong oras kayo bukas? Bukas kami hanggang alas 11 ng gabi, pero ang huling order ay alas 10 ng gabi. Ah, mabuti naman. Akala ko, sarado na kayo dahil medyo gabing-gabi na. Nagsasara kami dati ng alas 10 ng gabi, pero hinabaan namin ang aming oras ng pagbubukas. Ah, oo nga. Pero kapag Linggo, nagsasara kami ng alas 9 ng gabi. Ah, okay. Nakuha ko. Anong oras magsasara ang restaurant? May isang lalaki na tumatawag sa isang restaurant gamit ang telepono. Anong oras magsasara ang restaurant? Mawalang galang lang, hanggang anong oras kayo bukas? Bukas kami hanggang alas 11 ng gabi, pero ang huling order ay alas 10 ng gabi. Ah, mabuti naman. Akala ko, sarado na kayo dahil medyo gabing-gabi na. Nagsasara kami dati ng alas 10 ng gabi, pero hinabaan namin ang aming oras ng pagbubukas. Ah, oo nga. Pero kapag Linggo, nagsasara kami ng alas 9 ng gabi. Ah, okay. Nakuha ko. May isang mag-asawa na namimili sa internet. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito? Sa palagay ko, mukhang maganda naman. O-orderin mo ba? Oo, o-orderin ko. Siguro aabutin ng 3 o 4 na araw ang pagpapadala. Dapat nating tukuin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado? Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado. Ah, oo nga pala. Mas mainam ang Linggo kung ganoon. Oo, sige. Tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado. Alam ko. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? May isang mag-asawa na namimili sa internet. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito? Sa palagay ko, mukhang maganda naman. O-orderin mo ba? Oo, o-orderin ko. Siguro aabutin ng 3 o 4 na araw ang pagpapadala. Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado? Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado. Ah, oo nga pala. Mas mainam ang Linggo kung ganoon. Oo, sige. Tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado. Alam ko. May isang babae at lalaki na nag-uusap. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? Sige, bibigyan kita ng 3 klase ng gamot. Pakiinom ang mga iyan pagkatapos ng hapunan araw-araw. Okay. Dapat kang uminom ng 2 hugis bilog na tableta, 1 kapsula at 1 dose ng pinulbos na gamot 1 beses. Sige. Bibigyan kita ng gamot para sa 3 araw. Bumalik ka rito kung hindi ginahawa ang pakiramdam mo matapos ang 3 araw. Sige, maraming salamat. Magpagaling ka. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? May isang babae at lalaki na nag-uusap. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? Sige, bibigyan kita ng 3 klase ng gamot. Pakiinom ang mga iyan pagkatapos ng hapunan araw-araw. Okay. Dapat kang uminom ng 2 hugis bilog na tableta, 1 kapsula at 1 dose ng pinulbos na gamot 1 beses. Sige. Bibigyan kita ng gamot para sa 3 araw.
Bumalik ka rito kung hindi ginahawa ang pakiramdam mo matapos ang 3 araw. Sige, maraming salamat. Magpagaling ka. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay kuminsan? Salamat, pero medyo kinakabahan ako. Gusto ko munang malaman ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya mo bago ako makipagkita sa kanila. Sige, nagtatrabaho sa opisina ang aking ama at ang libangan niya ay pangingisda. Ang aking ina naman ay isang may bahay at magaling siyang magluto. May mga kapatid ka bang lalaki at babae? Oo, may isa akong kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Kasal na ang aking kapatid na babae at nakatira siya sa ibang bansa. Ang kapatid ko namang lalaki ay nasa high school na ngayon. Mayroon kang magandang pamilya. Gusto ko silang makilala at makausap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay kuminsan? Salamat, pero medyo kinakabahan ako. Gusto ko munang malaman ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya mo bago ako makipagkita sa kanila. Sige, nagtatrabaho sa opisina ang aking ama at ang libangan niya ay pangingisda. Ang aking ina naman ay isang may bahay at magaling siyang magluto. May mga kapatid ka bang lalaki at babae? Oo, may isa akong kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Kasal na ang aking kapatid na babae at nakatira siya sa ibang bansa. Ang kapatid ko namang lalaki ay nasa high school na ngayon. Mayroon kang magandang pamilya. Gusto ko silang makilala at makausap. May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? Hello, naghahanap po ba kayo ng salamin? Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan. Ah, sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon? Ah, matagal na rin akong nagsusuot ng hugis parisukat na salamin. Gusto ko naman sumubok ng ibang modelo. Sige po. Heto po kayang bilog. Sa palagay ko, hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige, kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame? Opo. Heto po kaya. Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? Hello, naghahanap po ba kayo ng salamin? Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan. Ah, sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon? Ah, matagal na rin akong nagsusuot ng hugis parisukat na salamin. Gusto ko naman sumubok ng ibang modelo. Sige po. Heto po kayang bilog. Sa palagay ko, hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige, kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame? Opo. Heto po kaya. Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang dentista sa telepono. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? Pasensya na, pero maaari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito? Sige po. Gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw? Oo sana. Itong Sabado kaya. Umaga ang mas gusto ko. Puno na po ang Sabado. Pero maaari po namin kayong i-schedule para sa susunod na Sabado. Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes? Opo. Mayroon ng alas 5 at alas 6 ng hapon. Ah,
ika-anim ng Huwebes kung ganoon. Sige po, walang problema. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang dentista sa telepono. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? Pasensya na, pero maaari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito? Sige po. Gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw? Oo sana. Itong Sabado kaya. Umaga ang mas gusto ko. Puno na po ang Sabado. Pero maaari po namin kayong i-schedule para sa susunod na Sabado. Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes? Opo. Mayroon ng alas 5 at alas 6 ng hapon. Ah, ika-anim ng Huwebes kung ganoon. Sige po, walang problema. May isang babae na bibisita sa apartment ng kanyang kaibigan. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? Excited na ako para sa kasiyahan sa Linggo. Ako din. Pumunta ka ng alas 12 ng hapon. Oo. 1018 ang numero ng apartment mo, hindi ba? Oo, tama yun. May dalawang gusali ang apartment ko, Silangan at Kanluran. Ang kwarto ko ay 1018 ng Silangang Gusali. Ah, nakuha ko. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka. Oo, sige. Salamat. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? May isang babae na bibisita sa apartment ng kanyang kaibigan. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? Excited na ako para sa kasiyahan sa Linggo. Ako din. Pumunta ka ng alas 12 ng hapon. Oo. 1018 ang numero ng apartment mo, hindi ba? Oo, tama yun. May dalawang gusali ang apartment ko, Silangan at Kanluran. Ang kwarto ko ay 1018 ng Silangang Gusali. Ah, nakuha ko. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka. Oo, sige. Salamat. May isang lalaki na umaarkila ng mga DVD. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? Hello, ano po ang may tutulong ko? Gusto ko sanang arkilahin ang mga DVD na ito. Tatlo lahat-lahat. Makakakuha po kayo ng diskwento kung aarkila kayo ng 5. Ah, ganoon ba? Pero wala akong masyadong oras manood ng ganoong karami, kaya 3 na lang ang kukunin ko. Nag-aalok po kami ng espesyal na diskwento ngayon, kaya maaari nyo silang maarkila ng 1 linggong mas matagal. Ah, talaga? Okay, sige, kukuha ako ng 2 pa. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? May isang lalaki na umaarkila ng mga DVD. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? Hello, ano po ang may tutulong ko? Gusto ko sanang arkilahin ang mga DVD na ito. 3 lahat-lahat. Makakakuha po kayo ng diskwento kung aarkila kayo ng 5. Ah, ganoon ba? Pero wala akong masyadong oras manood ng ganoong karami, kaya 3 na lang ang kukunin ko. Nag-aalok po kami ng espesyal na diskwento ngayon, kaya maaari nyo silang maarkila ng 1 linggong mas matagal. Ah, talaga? Okay, sige, kukuha ako ng 2 pa. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na. Nakalimutan ko ang relos ko ngayon. Ah, ganoon ba? Nag-aalala ako kung maabutan natin ang tren. Ah, may orasan sa may pasukan ng istasyon. Mabuti naman. Nako, ang tren ay parating na sa loob ng 5 minuto. Iyon ang tren ng pang alas 10, tama ba? Oo,
Dapat na tayong magmadali kung ganoon. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na. Nakalimutan ko ang relos ko ngayon. Ah, ganoon ba? Nag-aalala ako kung maaabutan natin ang tren. Ah, may orasan sa may pasukan ng istasyon. Mabuti naman. Nako, ang tren ay parating na sa loob ng 5 minuto. Iyon ang tren ng pang-10:00, tama ba? Oo, dapat na tayong magmadali kung ganoon. May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo. Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. Mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ah, ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. Nasaan ang kanyang upuan? May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo. Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. Mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ah, ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FilipinoPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? E kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. E kung ito kayang isa? Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? Teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? E kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. E kung ito kayang isa? Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? Teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay.
may isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa 22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa 22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2. Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? Non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Ah, gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po, pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na iyon ay smoking room lamang. Ah, mayroon bang non-smoking room na may seaside view sa 23 ng Setyembre? Ah, mayroon po. Okay, sa 23 ng Setyembre kung ganon. Saang kwarto siya mananatili? May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa 22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa 22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2. Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? Non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Ah, gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po, pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na iyon ay smoking room lamang. Ah, mayroon bang non-smoking room na may seaside view sa 23 ng Setyembre? Ah, mayroon po. Okay, sa 23 ng Setyembre kung ganon. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Ah, opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay. Anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat. Ayos po. At ang inyong bangs? Hindi ko babaguhin ang bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Ah, opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay. Anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat. Ayos po. At ang inyong bangs? Hindi ko babaguhin ang bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman. Magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maaari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ah, ito. Kahira sa supermarket ha. Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga. Gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan.
Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano? Coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman. Magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong pagising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maaari kang magtrabaho ng dalawa o tatlong araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ah, ito. Kahira sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga. Gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan, papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano? Coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. So, tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple pong design nyo kaya hindi ganun kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong version nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yun. Aling damit ang bibilhin niya? May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. So tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple pong design nyo kaya hindi ganun kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong version nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yun. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre. Ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Ah, oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Ah, yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo. Nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department?
May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre? Ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Ah, oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Ah, yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam, pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling, at maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina at sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa apat na tao. Ah, sige po, titingnan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina at sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa apat na tao. Ah, sige po, titingnan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay, heto po kaya. May dalawang kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan ito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May dalawang kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan, kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may dalawang malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Aling apartment ang kanyang pipiliin? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay, heto po kaya. May dalawang kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan ito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon.
ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May dalawang kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan, kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may dalawang malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko. Kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po. Meron kaming bilog at parisukat na cake. Anong mas gusto niyo? Bilog. Okay. Magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay. Maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang Happy Birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Aling cake ang kanyang o-orderin? May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko. Kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po. Meron kaming bilog at parisukat na cake. Anong mas gusto niyo? Bilog. Okay. Magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay. Maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang Happy Birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento gaya ng 10% ng diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng 15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at exhibition ng Martes at Miyerkules, kaya... Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. Oo. Ah, teka. Sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Ah, anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. Kailan sila maglilipat? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento gaya ng 10% ng diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng 15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday?
May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya... Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. Oo. Ah, teka. Sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Ah, anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Ah, pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin niyo rin po itong set ng tatlong kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang tatlong damit ay mabibili niyo sa presyo ng isa lang. Ah, isang set ng tatlong kurbata at makakuha rin ako ng set ng tatlong damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang dalawang damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. Ano at ilan ang kanyang mabibili? May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Ah, pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin niyo rin po itong set ng tatlong kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang tatlong damit ay mabibili niyo sa presyo ng isa lang. Ah, isang set ng tatlong kurbata at makakuha rin ako ng set ng tatlong damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang dalawang damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin itong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis? Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige. Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. Ah, mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Ah, sige kung ganun. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. Aling bag ang naging pinakamabenta? May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin itong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis? Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige. Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. Ah, mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Ah, sige kung ganun.
Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. May isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang. Maari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw niyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Ah, oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas? Mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Ah, anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? May isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang. Maari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado. Iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw niyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Ah, oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas? Mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Ah, anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat. May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay. Una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos,
Nagpunta kami sa isang kafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay. Una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang kafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo. Tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Huwebes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Paano kaya kung hapon ang Huwebes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon kaya libre lang ako ng isang oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-international ng ika-apat na period, libre ako. Ah, mayroon akong kasaysayan ng Asia sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period? Ah, hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Huwebes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Paano kaya kung hapon ang Huwebes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon kaya libre lang ako ng isang oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-international ng ika-apat na period, libre ako. Ah, mayroon akong kasaysayan ng Asia sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi.
Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period? Ah, hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao, hindi ro kami magkamukha. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Eh, wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi, hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Ah, itong matangkad kaya? Hindi, hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na. Siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Eh di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo. Magkahuwig ba kami? Hindi, hindi talaga. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao, hindi ro kami magkamukha. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Eh, wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi, hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Ah, itong matangkad kaya? Hindi, hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na. Siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Eh di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo. Magkahuwig ba kami? Hindi, hindi talaga. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakopopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Ah, patingin nga? Ah, physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawa ang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. Ah, at ikalawa ang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Ah, art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakopopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Ah, patingin nga?
Ah, physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. Ah, at ikalawang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Ah, art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon. At ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon. At ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw. May padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ika-apat na palapag ang kanilang tanggapan. Ah, may kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. Dalawa ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ikauna at ikalawang dibisyon? Tingnan natin. Ah, ang ikalawang dibisyon. Ang ikalawang dibisyon ng sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Ah, naiintindihan ko. Maari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Ah, pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman. Maraming salamat. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw. May padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat.
Parehong nasa ika-apat na palapag ang kanilang tanggapan. Ah, may kailangan din akong kunin mula sa sales department. Dalawa ang dibisyon sa sales department. Alin sa ikauna at ikalawang dibisyon? Tingnan natin. Ah, ang ikalawang dibisyon. Ang ikalawang dibisyon ng sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Ah, naiintindihan ko. Maari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Ah, pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman. Maraming salamat. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ang handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan na ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuuang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ang handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuuang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naiintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho.
Yun nga mismo. Ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. Anong subscription ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo. Ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa 15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Ikinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda ng lahat? Kung isa sa alang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ng pag-iimprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Ah, okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa 15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Ikinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda ng lahat? Kung isa sa alang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta,
Gusto sana namin umpisahan ng pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan niyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Ah, okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa 1 dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Ah, mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan na ang 3 upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuan yon. Agad din. Yung isa pa? May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? Ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang 3 hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor, kaya... Medyo may kalitan ang kwartong ito. Kaya sa palagay ko, masisihan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganun, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa 1 dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Ah, mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan na ang 3 upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuan yon. Agad din. Yung isa pa? May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? Ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang 3 hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor, kaya... Medyo may kalitan ang kwartong ito. Kaya sa palagay ko, masisihan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganun, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa 1 presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang i-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong 9:00, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Ah, bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tingnan natin. Ano pa ba?
Ah, na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan, walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo, pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. Ano ang i-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang i-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong alas 9, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Ah, bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tingnan natin. Ano pa ba? Ah, na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan, walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo, pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kaya ang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $90 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Ah, teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Ah, hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserve na natin yan. Ah, puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Aling hotel ang kanilang pipiliin? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kaya ang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $90 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Ah, teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Ah, hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserve na natin yan. Ah, puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa?
Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige. Dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa apat na seksyon. Apat na taong uupo sa bawat grupo. Okay. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat. At magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Eh kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Ah, oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng dalawang mesa at iayos mo sa apat na hilera. Paano nila aayusin ang mga mesa? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige. Dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa apat na seksyon. Apat na taong uupo sa bawat grupo. Okay. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat. At magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Eh kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Ah, oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng dalawang mesa at iayos mo sa apat na hilera. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng dalawa pang kahon. Okay. Wala na rin color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Ah, hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Ah, hindi? Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo. Kailangan na yung mga yun palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng limang marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. Ah, at maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal lang reaksyon ng aking mouse. Ah, sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Ah, mukhang may tatlong baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang dalawa dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng dalawa pang kahon. Okay. Wala na rin color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Ah, hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Ah, hindi? Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo. Kailangan na yung mga yun palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng limang marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. Ah, at maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal lang reaksyon ng aking mouse. Ah, sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Ah, mukhang may tatlong baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang dalawa dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta?
Mawalang galang lang. Gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman. May mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng isa't kalahating oras hanggang makarating ka sa paliparan. Pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus. Pero isang beses lang ito sa isang oras buong biyahe. Medyo may kamahalan din ito. Ah, kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng isang oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Ah, hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. Eh di magagamit niyo yun? Saan siya sunod na pupunta? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang. Gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman. May mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng isa't kalahating oras hanggang makarating ka sa paliparan. Pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus. Pero isang beses lang ito sa isang oras buong biyahe. Medyo may kamahalan din ito. Ah, kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng isang oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Ah, hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. Eh di magagamit niyo yun? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan niyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi, hindi, hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay. Sa palagay ko, kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan niyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ang inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. Ano ang unang kukunin ng babae? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan niyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi, hindi, hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay. Sa palagay ko, kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan niyo? Kailangan muna namin ng small size.
Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ang inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga material sa silid aklatan. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram? Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid aklatan na ito? Oho. Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid aklatan na ito, maari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maari ka lamang manghiram ng hanggang 10 material sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. Maari rin ba akong manghiram ng mga magazine at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka dito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid aklatan, maari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga material. Ah, ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram? May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga material sa silid aklatan. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram? Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid aklatan na ito? Oho. Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid aklatan na ito, maari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maari ka lamang manghiram ng hanggang 10 material sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. Maari rin ba akong manghiram ng mga magazine at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka rito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid aklatan, maari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga material. Ah, ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais niyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ako ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Ah, kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan niyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling ma-ospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa plan C. Ah, ganun pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan kong pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A? Magiging mas mahal ang plan B kaysa sa A, ngunit mas mura pa rin ang plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C? Mayroon kaming plan D, ngunit hindi na to sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin maire-rekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata.
aling plan ang kanyang pipiliin. May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais niyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ako ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Ah, kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan niyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling ma-ospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa plan C. Ah, ganun pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan kong pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A? Magiging mas mahal ang plan B kaysa sa A. Ngunit mas mura pa rin ang plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C? Mayroon kaming plan D. Ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin maire-rekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. May isang babae na naguulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B? Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-e-ehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may apat tayong pagpipilian. Mababa sa isang oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-e-ehersisyo sila ng 1 beses sa 1 linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-e-ehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B? May isang babae na naguulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B? Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-e-ehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo. At may apat tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-e-ehersisyo sila ng 1 beses sa 1 linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-e-ehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko.
May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pambuluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pambuluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapag-desisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Ah, okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. Ah, may kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pambuluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pambuluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapag-desisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Ah, okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. Ah, may kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo. Siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante? Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar, sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. Paano nila aayusin ang mga tinapay? May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo. Siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay.
ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante? Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar, sa itaas o sa ibaba. Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Ah, depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong bangko A at bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Ah, naiintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang bangko C ay laging libre pero wala silang masyadong ATM. Ah, pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interest. Sila? Pero ang plano ko lang, gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Eh di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga. Maraming salamat para sa payo mo. Aling bangko ang pipiliin ng babae? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Ah, depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong bangko A at bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Ah, naiintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang bangko C ay laging libre pero wala silang masyadong ATM. Ah, pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interest. Sila? Pero ang plano ko lang, gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Eh di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga. Maraming salamat para sa payo mo. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30% at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay? Sige. Gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama. Eh kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw.
Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo... Okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Piliin ang tamang pakete ng produkto. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30% at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay? Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama. Eh kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo... Okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuuang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta. Ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa noong ika-apat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi, may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ang ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda.
Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuuang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta. Ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa noong ika-apat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi, may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ang ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. May isang lalaking nagre-reklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, itong linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakadating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yon kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Ano ang kanyang ipapapalit? May isang lalaking nagre-reklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, itong linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakadating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yon kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.